Aba-aba-aba, ang team ata ng Los Angeles Lakers ay makakatanggap pa ng swerte this season. Pero bago natin yan pag-usapan, ito muna ang performance ni Kyle Kuzma laban kay Luka Doncic dahil tinalo nga nila ang Dallas Mavericks sa panguna nga neto ni Kuz. Sumabog lang naman mga idol ang kanyang ang opensa kung saan nagtala nga siya ng 36 points, 11 rebounds, 6 assists at isang steal. What an all-around game para dito kay Kyle Kuzma. 53% sa field at 45% sa kanyang mga 3-pointers. Sobrang efficient nga niyan tapos tinulungan pa siya ni Rui Hachimura with 23 points and 8 rebounds. Wala ngang palag yung 33 points ni Spencer Dinwiddie. Si Luka naman ay sobrang alat. 22 points lamang, 38% sa field, 37% sa mga 3-pointer. Malayong-malayo nga sa 36 points per game na kanyang ina-average. Pero move on na nga tayo sa kanila at tingnan na natin itong bagong Warriors jersey. Dahil hati nga ang maraming Warriors fans pati na rin NBA fans kung nagagandaan ba sila dito or napapangitan nga sila. Si Steph Curry pa ang ginawa nilang model pero hindi nga nakaligtas itong team ng Warriors sa pagsasabi ng ilang mga fans na ang pangit nga doon ng jersey para nga lang daw mumurahin. Pero mga idol ako rin ay hanti nga kung nagagandaan ba ako dito sa jersey na ito. Kapag tinakba natin yung may bulaklak ay parang sobrang angas nga ng jersey. Pero pag merong bulaklak na kita doon sa may ilalim ay parang hindi natin sure kung maganda ba. Pero kayo mga idol, ano ba ang masasabi nyo? Ano bang opinion nyo dito sa panibagong Warriors jersey? Maganda ba ito or hindi? Komento nyo lamang yan sa ating comment section. At ngayon naman ay pag-usapan na nga natin ang parang natitira at nag-iisang swerte netong team ng Los Angeles Lakers this season. Dahil mga idol, balita nga patungkol dito kay Russell Westbrook na the Lakers are now receiving calls about Russell Westbrook availability. Sources says but talks are not at a serious stage. Ibig sabihin lang yan mga idol, nag-a-acquire ang ibang mga NBA teams dito nga kay Russ patungkol sa isang trade. Dahil nga sa kanyang pinapakita since na naging off the bench player itong si Russ. Dahil alam nyo ba mga idol, nung starter pa itong si Westbrook sa umpisa ng season, ang kanyang ina-average ay 10.3 points per game, 6.7 rebounds, 4.3 assists per game, 28% lang mga idol sa field. Samantalang nung naging off the bench na itong si Westbrook ay 18.6 points per game, 5.1 rebounds, 7.1 assists, 49% sa field at 43% mga idol sa kanyang mga 3-pointers. At dagdag pa niyan mga idol, bonus pa. Ngayon si Russell Westbrook ang nangunguna sa race pagdating sa 6-man of the year candidates. Ibig sabihin lang niya na tumaas ang trade value neto ni Russell Westbrook na ikatutuwa neto ang team ng Los Angeles Lakers. Kapag mas lalo pang tumaas itong trade value ni Russ ay makakakuha nga sila ng very solid na trade package na hindi na kinakailangan ng pinakahahalaga nilang first round picks. So talaga namang good news at mukhang suswertehin pa ang team ng Lakers this season.